Hi guys, today no magke-create tayo ng Facebook page. So pag-usapan natin yung Facebook page creation. So makakatulong to kung meron kang product, okay, kung meron kang online store or ipo-promote mo yung sarili mo, business mo or yung opportunity. Okay? So pagdating mo sa mismong page mo, sa mismong dashboard mo rather, punta ka dito sa pages, click mo tong pages sa left side menu. And then select mo tong create new page. Okay? And then lalabas to yung ganito no na window. So type mo lang yung page name diyan na related to your business. Pwede yung mismong product, pwede yung name ng online store mo, or pwede ikaw mismo. Halimbawa, Coach Juan de la Cruz. Okay, pwedeng ganun. Mentor Juan de la Cruz. Ayan, kung sa sarili mo. And then sa category, select ka na kung ano yung category ng business name mo. Halimbawa, sa product, health and wellness yung product mo. So, pwede mo lagay health and beauty. So, kung ikaw naman, personal, yan, nagpo-provide ka ng mga trainings, no, pwede mo lagay personal coach. Okay? So, ikaw bahala, no, may mapagpipilian naman dyan. Next, dito sa description, put keywords na related to your page name. Okay, so ano ba yung mga ilalagay dyan? So, meron akong example dito. Halimbawa, ang product mo is Slimming Juice. Okay, so ano yung mga keywords natin? Slimming Juice, Garcinia Cambogia, non-laxative, no diet plan, no intense exercise, no LBM weight loss or weight loss juice. Okay, bakit tayo maglalagay ng mga keywords nun sa description para kapag nag-search yung prospect or client mo, pwede mapasama yung page mo sa mga unang mag-a-appear dun sa search kapag ka nag-search siya ng weight loss juice. Okay, halimbawa, Garcinia Cambogia, no, sinurch niya, pwedeng lumabas kagad yung page mo. Okay, kasi meron kang keywords na nilagay sa description. Then after nun, pwede ka din magdagdag ng mga something na magde-describe dun sa product mo or dun sa page name mo. Okay, next. So, syempre, as usual, no, sa tulad ng ating Facebook timeline, pwede ka ding mag-add ng cover photo. And then, syempre, update mo na rin yung parang pinaka-profile picture ng inyong page. Okay? So, next, click mo tong page info. Pag pumunta ka sa mismong page nung page mo, no, pag na-create na siya, click mo lang yung page, edit page info kasi i-edit natin tong username. Yan, yung username, syempre, dapat related pa rin dun sa page name mo at yung mabilis ang daan. Okay? So, ito yung lalabas na general. Under ng general and under nung sa pinaka-name ng page mo, merong username. So, kailangan magkakadikit yung letters, walang spaces dapat. So, isip ka ng username, no, na related dun sa page name mo. So, sasabihin naman sa'yo ni Facebook, no, kung available yung username na naisip mo. Okay, so yan yung page info natin. And next, ang gagawin natin is mag-i-invite tayo ng mga friends to like your page. So, punta ka mismo dun sa na-create mo na na page, then lalabas yung home, videos, photos, about, and more. So, ngayon, click mo yung tatlong dot. Ayan, dun sa katabi na itong magnifying glass. No? Then, click mo tong invite friends. Okay? Tapos, merong lalabas na ganito, no? Na i-click mo yung mga friends mo para ma-like nila yung page mo. So, I suggest select 50 persons lang per batch. So, pwede kasi dati na pagka-click mo yung select all, lahat masisendan ka agad. So, ngayon, parang may limit ngayon si Facebook. So, I suggest, ano lang, 50 persons per batch lang yung i-click mo para ma-like yung page mo. Okay? Next, so after nun, isi-secure natin yung page mo from negative comments or offensive words. Okay, so ginagawa natin to kasi merong page quality si Facebook and isa sa mga reason kaya nare-restrict yung page is dahil merong mga offensive words na natatanggap yung page mo ay yung parang mga negative feedbacks. Okay, so para mangyari yun, punta ka lang dito sa settings na makikita sa left side menu kapag na-create mo na yung page. So, pagka-click mo yan, hanapin mo tong profanity filter. Okay? So, click mo yung edit or view, I think. Tapos, i-check mo tong parang mini box, no? Itong kulay blue na nilagay ko dito. So, i-check mo yan. Tapos, save changes. So, sabi dito, para sa yung profanity filter, Facebook will hide most commonly reported offensive words and phrases. Ayan, para hindi mag-appear sa page mo yung mga negative feedbacks and hindi maka-affect sa page quality mo. Okay? After that, meron pa tayong isang i-edit is content moderation. Ito yung mga words that being blocked from the page. Ayan. So, mag-add ka dyan ng mga words, phrase, or emoji na
sa tingin mo is makaka-apekto or mga negative feedback dun sa page mo. Okay, so magta-type ka dyan ng word tapos i-click mo yung ad. So for example, scammer. So syempre, negative word yan, diba? Pagka-click mo ng scammer, at pagka-type mo yan, is click mo yung ad. Okay, so kada word, i-click mo yung ad. Okay, so pwede ka din maglagay ng emoji, no? Click mo lang itong emoji sa gilid katabi na itong ad. Tapos hanapin mo siguro yung angry emoticon, diba? Kasi negative din siya, so click mo yung ad. Okay, so ito yung mga example, no, na nalagay ko na ng mga phrases. Ponzi, scheme, loko, manuloko, networking, scam, scammer, pati yung mga spelling na na parang shortcut, nilagay ko na din, no? Para maka-block pa rin siya sa page ko. So, bakit ko ito nilagay? Kasi ayoko muna magkaroon ng idea yung prospect ko na ang business ko is isang business opportunity. Okay? And, syempre, yung scam, scammer is makaka-affect siya sa page. Diba? So, kahit naman na hindi totoo. So, para malesen yung negative feedback sa page, so, nilagay ko na yung mga words tsaka phrases dyan. Then, click mo lang yung save. Okay? So, pagka na-save, lahat ng mga words na makikita ni Facebook, especially sa comments, i-hide niya. Okay? So, i-block niya yung mga ganyang mga comments. Okay? So, what to post in the page? Okay, halimbawa, nakaka-create ka na ng, ano mo, ng page mo, no? Health and wellness product ka, no? Gaya ng example natin kanina is Garcinia, no? Garcinia Cambodia Slim Boost. So, ilalagay mo dyan is testimonials, yung mga transactions mo, product information, product benefits, and use hashtag. So, example, hashtag barley. Okay, so sa mga testimonials, pwede kang kumopya sa mga kasama mo sa business, no, ng mga testimonials ng product mo. Pwede mo din i-rephrase, pwede mo rin dagdagan. So, make sure lang napapalitan mo yung mga contact details, like yung sa number, di ba? Kasi mamamaya, makopya mo rin yung number. Next, yung mga transactions mo, yung mga padala mo. Yan, so merong nagbayad sa'yo, kumuha ka ng payment, nagpadala ka sa couriers, LBC, JNT, no? Pwede mong i-post yun sa page mo para maka-add ng credibility, okay? And maka-add ng trust, no, sa mga makakita ng page mo. Product information, ano ba to? Yung mga info sa product mo, no? Para saan ba yan, di ba? Saan gawa, yung mga something like that. And mga benefits, ano yung mga nakalagay sa product mo na makabeneficio dun sa iinom or gagamit ng product mo. Siyempre, use hashtags para kapag nag-search si prospect at client is pwede agad makita yung post mo. Okay? So, for example, ito, how to make a post, testimonials and transactions, diba? So, for example, ito, no, slimming juice yung pinapromote mo. Pwede kang mag-post ng before and after. Then, pwede mong ilagay yung description or kung para saan ba yung product mo. Diba? Tulad nito, no, hindi na kailangan ng diet, exercise, tapos hindi ka mag-LBM, 10 to 45 days, makikita mo yung resulta. Diba? So, something like that. So, ito kasi from copy-paste, no, sa isa sa mga kasama namin sa negosyo. Okay, so, yan, umpisan mo na, mag-create ng page, okay, and go ahead, no, and explore muna yung Facebook mo para maumpisan muna yung negosyo mo. So, yun lang, thank you and God bless, guys.